Nako, eto na nga mga sangkay, medyo naninilikado po ngayon si Vice President Sara Duterte dahil ayon po sa report, mga sangkay, posible umanong makasuhan ng patong-patong. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar, inyong mga lokasyon para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Alright, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, please subscribe. No? Ayan po, tayo po ay 1.35 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangga, ito po kasi yung balita. Mananagot sa batas ang mastermind sa pagpapatumba kay PBBM at FL at Speaker. Ngayon mga sangay, ang isa pa sa malaking problema ay mahaharap daw po sa patong-patong na kaso. So alamin po natin mga sangkay. Posibleng maharap sa patong-patong na kaso si Vice President Sara Duterte. Bunsod nga nitong kanyang bantang ipapapatay ang first couple at si House Speaker Martin Romualdez. Ayon po sa National Bureau of Investigation. Tiniyak naman ng Department of Justice na ipatutupad nila ang buong puwersa ng batas. Nako, buong puwersa ng batas. Sa isyong ito, karagdagang detalye sa live report ni Eden Samuels. Eden. Ali, nagsagawa ng biglaang press briefing kanina sa Malacañang ang legal cluster ng gobyerno. Yan ay may kaugnayan pa rin sa pagbabanta sa buhay ng tatlong pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Itinuturing itong active threat at very alarming ng Department of Justice, lalo't ang kill remark ay galing pa mismo kay Vice President Sara Duterte. Ayun, mga sangkay, yun ang pinagkakaiba kasi ang nagbanggit mismo na gustong niyang ipatumba ang first family, mga sangkay, ay siya mismo. Hindi po yung tipong narinig niya lang. Hindi tulad sa kwento niya, mga sangkay, na nanganganib daw yung buhay niya na may gustong magpatumba sa kanya. Yung sinasabi, mga sangkay, ay parang narinig lamang po siguro niya o pwedeng kwento lang kasi galing lang din po sa bibig niya. Unlike dito, mga sangkay, siya po mismo ang nagbanggit na, sabi pa nga po niya, di ba, no joke, ipapatumba niya raw po talaga. Na siyang ikalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Anytime ay ipapalabas o ipapasabpina ng National Bureau of Investigation si VP Sara na itinuturong utak sa umayoy banta sa buhay ni PBBM. Direkta nang itinurong mastermind sa planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, si Vice President Sara Duterte. Nakakalungkot do, mga sangkay, parang dati lang, 2022, guys. Naalala naman natin yun, mga sangkay, kung paano po ang dalawang to, paano pinakilig ni PBBM at VP Sara ang buong Pilipinas dahil po sa tandem nila. Pero ngayon, mga sangkay, nakakalungkot na ganito na po ang nangyayari. Kaya nga, ako mga sangkay, ang payo ko lang maging kalmado lamang po tayo. No, hindi may iwasan kung namamili kung sino ang susuportahan. No, pero mga sangkay, tandaan po natin, lahat ng mga politicians may mga personal agenda 'yan. So try to balance mga sangkay, huwag masyadong panatiko para hindi masaktan pagdating sa dulo. Halimbawa na lamang si VP Sara maging pangulo. Just in case siyang magiging pangulo, 'di ba? Tapos pag siya na po ang nakaupo, ang makita po natin ay iba sa leadership ni Tatay Digong. Hindi natin maabot o hindi niya ma-hit, mga sangkay, yung iniisip po natin na makakapagpatayo po siya ng sandamakmak na project, di ba? Magagawa niya yung katulad ng ama niya, mga sangkay. So, madi-disappoint po tayo. Gaya din po yan lang nangyari kay PBBM. Ang iniisip kasi ng iba, mga sangkay, na parang ang dating para siyang si Ferdinand E. Marcos, yung tatay niya, na napakagaling, napakatalino. Pag kaupo niya mga sangkay, iba yung way of leadership ni PBBM. So, marami po ang na-disappoint. Diba? So, ngayon mga sangkay, maging aral sana sa ating lahat ito na maging balanse po tayo.
wag po tayo masyadong magpadaig sa mga kung ano-ano mang mga panatikong nagsasabi na kami ang tama. Tandaan niyo mga sanggay, lahat ng mga politicians may mga personal agenda lang. Ang akin lang sa panahon po natin ngayon na may ibang namumuno o si PBBM ang nagli-lead sa ating bansa, then we have to respect. Kasi andyan po si PBBM, siya po ang namumuno mga sanggay, meron pang ilang taon. Hintayin na lang ang 2028 para po magkaalaman mga sangkay, di ba? Well, ito po, may kakaharapin tuloy si VP Sara na patong-patong daw po ng mga kaso. Yan ang ibinunyag sa press briefing sa Malacañang ng Department of Justice at National Bureau of Investigation. Kasunod ng ipinatutupad na mas maigting na security protocol para matiyak ang kaligtasan ng first couple. In the light of recent events, very alarming events, the government is taking action to protect our duly elected president. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. And we are tapping our law enforcement agents to investigate on the whereabouts and the identity of this person and or persons who may be plotting against the president. Mm-hmm. Agar ang nagsagawa ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Itinago na rin nila agad ang video clip ni VP Sara na nagbabanta kay PBBM, First Lady Liza at Romualdez mula sa kanyang FB account. Ayun na. So, sinave na po ito mga sangkay. Para just in case may ebidensya. Kung halimbawa, mapatumba si PBBM, may ebidensya po sila kung sino ang nagsalita. Nung una pa lamang mga sangkay, nagaling po mismo sa bibig niya. Eh ngayon, malaking problema ito kay VP Sara. Bilang matibay na ebidensya. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Yung sinasabi niya na kapag pinatumba po siya, galing po mismo sa kanya eh. Kumbaga wala pong ano eh, source na mabigat. Galing lang po sa kanya, hindi po galing kay PBBM, hindi galing sa mga nasabing nabanggit niya pong mga tao. Pero yung binanggit niya po na ipapatumba niya si PBBM, yun ang pinakamalala. Kasi galing po sa kanya mismo eh. No joke. I directed my cybercrime unit to investigate the authenticity of that video clippings, of that video clip. So, we found out, my investigators found out that the clip is not AI generated, it is not deepfake, it is authentic. So the next step we do is to write the yung platform happen to be na yung FB, Facebook. So we requested na preservation nung clip. So the Facebook ay kinikip na ang video clip for future reference. Granted na po yung request namin na naka-save na po yun. Sa oras na makumpleto ang investigasyon, patong-patong na kaso ang posibleng isampa laban sa vice-presidente. Nako, ayun lang. Kailangan daw munang tignan ang lahat ng posibleng anggulo, makinig sa mga testimonya, magsagawa ng forensic study na magpapatibay sa lahat ng posibleng kaso at iba pa. Tiniyak din ng DOJ na ipatutupad nila ang buong pwersa ng batas sa pagharap sa usaping ito. Ang Vice Presidente po ay maraming posibleng legal liabilities, mm-hmm, sa kanya pong mga nagawang pananalita at mga aksyon na ginawa kasabay nito. Hindi po namin sinasara ang pinto sa mga malalaking kaso, ngunit ayon po sa due process, kailangan pong isaganap muna namin ang kumpletong investigasyon.
binigyan ng 5 araw ng NBI si VP Sara para... Okay, so ayan. Mga sangkay, haharap si VP Sara sa patong-patong na mga kaso. So yan po yung aabangan po natin, mga sangkay. Paano po nila gagawin yan? Kasi si VP Sara ay nagmamatigas po ngayon. Actually, ang sabi pa po niya, mga sangkay, since ipapatawag siya at tatanungin ko rin sila. So ang nangyari tuloy, parang siga po yung dating, mga sangkay. Kasi imbis na siya po ang sasagot, siya rin po ay magtatanong. So anong itatanong niya sa NBI? Anong itatanong niya sa DOJ? Diba, mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Masasabi ko lang, kalma lang po tayo, ha? Kalma lang, huwag masyadong panatiko, mga sangkay. Baka ma-disappoint na naman po tayo. Alright? So mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation dito kasi magaganda po yung topic natin, mga sangkay. At nako, hindi kayo magsisisi sa mga content natin dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.